never wanna hear you say, I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache, ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say, I want it that way. Hi po sa inyong lahat. How art thou? Sana po masaya kayo ngayong araw na to. Hi, Baby Rodriguez. Always, always first commenter si Ate Baby Rodriguez, no? And then, of course, we have Bacon and Jane Ruanto. Hello po. And, of course, Baby Liza. Kamusta naman kayong lahat? Happy, happy Wednesday evening po sa inyong lahat. It's already 6:02 in the evening. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Parang si Kabayan, di ba, tuwing November? Magandang gabi. Nawala? Panira? Bayan? Kumusta mo kayong lahat? Magandang gabi po sa inyong lahat. Izel Ramos, pa-shoutout naman po. Well, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pagka huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Welcome to another Facebook Live ng Energy FM with yours truly. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. And I'm going to be with you hanggang maya-maya ng konti. Maya-maya saglit, okay? Gusto ko lang magparamdam sa inyo. And again, gusto ko lang kayo kamustahin. Kung kamusta naman ba? O ano pag ginagawa ninyo? Kamusta naman ba ang quarantine dyan sa mga lugar-lugar ninyo, no? Konting-konti na lang! Magkikita at magkakarinigan na tayo ng bonggang-bongga, mahal ko, di ba? So, yon. Kumusta naman tayo? Shoutout naman po from Cebu City, DJ Lensay Cherry Batis, and si Ernie Reliante. Tama ba, Reliante? Ganda-ganda naman ni Madam Lensay. James Yuan, magluto ka na. Wala ko. Oy, tapos na ako magluto. Nagluto ako ng kalderetang manok kanina. Oo. Nagkamali pa nga ako eh. Napagalitan ako ng kapatid ko. Kasi ang kalderetang manok pala, di syempre nilalagyan nyo ng tomato paste. Mapapanood to ng nanay ko mamaya, sigurado ako. Tapos isang pack na tomato paste yung binili ko. Yung ganon, yung ganyang kalaki. Tapos nagugulat na lang yung kapatid ko. Sabi niya, bakit po nilagay lahat? Nilagay mo lahat ng tomato paste? Sabi sa akin ganon. Sabi ko, hindi, konti lang, ubos na. Sabi sa akin ganon. Tapos, oo, okay lang yan. Konti lang nilalagay na tomato paste, pang palapot lang yan. Sabi ganun. So sabi ko, okay, so tiniplahan ko na lang siya ng bongga. Buti na lang marunong ako magtimpla. Buti na lang marunong akong magayos ng mga hindi masyadong maayos na bagay. Lalo na pagdating sa ano, sa lasa ng ulam, di ba, pagkakatimpla. So okay naman, first time ko magluto ng kaldereta ang manok. Kasi favorite ko yung kaldereta, di ba? Yun. Sabi ni Emmer Def, ano to? Defuntorum. Pa-shoutout naman po. Hello! Kamusta naman kayong lahat dyan? And si Edelson Ababon. Ngayon, hello, magandang gabi. Kanina kasi nagpunta ka, lumabas ako actually. Alam ko hindi dapat tayo lumabas. Pero kasi wala na akong essentials at kailangan ko talagang bumili na ng mga bagay-bagay for myself. Kaya naisipan kong bumili ng mga pagkain, syempre. At itong mga pagkain na to, hindi naman ako mahilig alam mo yun, kumain ng heavy na pagkain. Mahilig ako magkape, di ba? Tapos, syempre, yung kape laging may partner yan. Kaya ngayon, isishare ko sa inyong lahat kung ano ba yung mga napili kong partner ng kape ko tuwing umaga or tuwing hapon. Kasi dalawang beses ako nagkakape. So, either sa gabi, hindi, sa hapon or sa umaga. So, isishare ko sa inyo, ito pong video na ito ay hindi po sponsored ng mga produkto or mga brand na mamimension ko later on. Hindi po ito sponsored. Pero, ito po yung mga napili ko na snacks na partner ng kape ko. Baka po nga kayo na kakain nyo na po ito, pero ako kasi kanina lang ako gumala, kanina lang ako nag-ikot doon sa isang grocery store at nakita ko na mukhang masarap sila, kaya isishare ko na rin sa inyo, okay? Kung ano man tong, nasa na yun? Itong mga to, okay? Baka kasi nakain nyo na rin to, hindi ko alam, the first time kung makakatikim na mga ganito. Ayan, ito, first one! Masarap tong tingnan, okay? Chocolate to. First one, ito. Walang magmamine ha, hindi po ako nagbebenta. Nakakainis, kasi the last time nung mga nag-show ako ng mga pabango ko before, may nagmine. Wala po tayong bentahan na magaganap dito, okay? Wala po magmamine. Alright, hindi, ito, isinishare ko lang sa inyo, pinapakita ko lang sa inyo yung mga partner ng kape ko sa mga susunod na araw, kasi ito yung mga binili ko. Saka feeling ko masarap sila, masarap silang tingnan, okay?
Julie Arroyo, hello po. Ayan, siya kasi Araneta Bill, mahal kong Lindsay. Hello. Mark Lapidario, hi ate, kanina pa ako waiting sa live mo. O, ito na nga po, isi-share ko na sa inyo. Una sa lahat, ito nakita ko dahil chocolate brownies, brownie bites, mukha siyang masarap kaya binili ko siya. Ngayon ko lang matitikman to. Hindi ko alam ha, pero baka kasi kayo, matagal na kayo nakakakain ito. So ito, first time ko pa lang siya matitikman. Siguro mamaya or bukas, I will let you know guys. So, kung masarap ba siya o hindi. Yan ha, masarap ba to? Sige, tingnan natin ha kung masasarapan din ako. Hindi, tingnan natin kung ano yung itsura niya sa loob para malaman din po ninyo, no, mga pangga. Bubuksan ko para sa inyo. It's not meant to be opened yet, but for the sake of you guys watching me, I'll just show you what's inside, okay? Bumipili ka ba nito, Mara Ron? Hi, Clang! Girl! Ah, ganito pala siya. Very good kasi ganyan-ganyan siya. Ganyan pala yung itsura niya. Mabuti naman hindi ako mapaparami ng kain. So, siguro mga dalawang ganito lang per kape, okay na. Or isa, no? So, yan. So, I guess matamis ito and chocolatey. So, there. Ito yung unang napili ko. Okay. Marami-rami to. Kasi hanggang ano pa, 15 pa, diba? Nadagdagan tayo ng ilan pang days. Masarap yan, DJ Lindsay, sabi ni Ate Julian. Okay. Tapos na tayo sa chocolate. Ito naman. Punta naman tayo sa something cheesy. Cheese bar. Ayan, binili ko din to kanina kasi ito sabi ng pamangkin ko ni Aya, masarap daw to, ayaw niyang bigyan yung nanay ko. Kaya, bumili na rin ako ng para sa akin, binilan ko kasi siya. So, ito yung napili ko, cheesy bar. Masarap po, sabi ni Anne Rien. Sabi ni Robbie Cel Delgado, masarap po yan, nakakain na po ako ng maliit lang yan. Ah, yung isa, yung brownie bites. Ito, ito yung susunod. Sa cheese naman tayo, mga ma'am, mga sir. Again, I haven't tried this yet, but I'm just gonna open this for you guys. Ganun din, medyo mas malaki siya. Ganyan yung itsura niya. Oh, mukhang masarap naman to. Mukha naman. Gusto, wag niyo na naman sabihin sa akin na i-try ko kung masarap o hindi. Kasi, wala lang, busog na ako eh. Okay, so yan yung itsura niya. Tapos yung isang pack na ganito ay merong, ilan ba to? 10 pieces. Ayan, ha? Share. Again, okay lang yung mga ganyan, pero wala pong magmamine. Hindi po ako nagbebenta, ha? Nakakaloka. Okay. So, meron tayong brownie bites. Meron tayong cheesy bar. Ang susunod po, mahal ko, ay, alam na alam nyo to, eh. Natikman nyo na rin to, diba? Feeling ko natikman nyo na to. Eto. Natikman nyo na to. Oh, diba? Chocomucho cookies. Meron naman akong friend na nag-send sa akin ng itsura nito. Nagkakape din siya noon, tapos pinicturean niya, ito daw yung partner ng kape niya. So sabi ko, baka nga masarap yon. So bibili nga ako noon kasi nainggit ako. Again, Chocomucho cookies. Pero feeling ko matamis to. No. Tingnan natin yung nasa loob. Ah, okay. Per pira-piraso siyang ganyan. Chocomucho. Thick chocolate filling. Gusto natin yung thick chocolate filling. Ano ba kayo? Akala online selling. Oo, hindi po, hindi to online selling. Hindi to online selling. Diyos ko, me. Diyos ko, mga memes. Oh, ang susunod po ay... Oh, ito naman. Special Mamon Strawberry Cream Flavor. Oh. Ayan naman siya. Mukhang masarap siya eh. May feeling sa loob eh. Pero feeling ko nga. May feeling sa loob. So feeling ko. Hindi, feeling ko matamis to. Pero mukha kasi siyang masarap. O, diba? Matamis nga. Sabi nung isa. At, naku, medyo lugi ako dito. Kasi alam nyo ba, mga ano to eh. Mahal to. 50 plus tong isang ganito. Ang kuripot ko, diba? 50 plus yung isang ganito. 50, mga 60, 70 nga yata eh. Pero, nung pagtingin ko, 4 pieces lang siya, mga memes. 4 na piraso lang. Diba? Nakakaloka, diba? So, lugi tayo dito. Pero sige, tingnan natin kung anong itsura nung sa loob. Again, kaya ako po ito ginagawa is because mga partner po ito nung kape ko sa mga susunod na araw. Kasi ayoko nang bumili-bili sa labas. Papagod na akong init-init. So sabi ko, bibili na nga ako ng maramihan para sa mga susunod na... Ay, okay. Ganyan yung itsura niya. Okay.
Mahal to, kasi apat na piraso lang, oh. Wala nang laman yung ito mo. Bakit ganun, apat na piraso tapos mahal? Pero sige, baka naman masarap siya, tingnan natin. Titry natin yan one of these days. Yung Oreo coated chocolate po, masarap, DJ Lindsay. Talaga ba? Hindi ako bumili nun eh. Oo, ano pa? Hindi talaga malilipasan ng gutom. Oo. Oo nga! Hindi kasi yun lang naman yung hilig ko talaga eh. Real talk lang. Mahilig akong magkape lang and pag gusto ko lang yung ulam, saka lang ako kumakain, mga ganyang bagay sa buhay. Okay, hindi ako mahilig masyadong yung ano, yung 3 times na meals, hindi ako ganun. Alam ko, mali yun eh. Sabi nung tita ko na doktor, mapapahamak daw ako in the future. Pero hindi naman. Kaya naman siguro. Sino pa to? Roxanne, ganit nit, mahal po talaga. Talaga ba? Mahal ba talaga sila? Buti pa sila mahal. Wow! Buti pa sila mahal, no? Buti pa sila masasabing mahal. Bakit naiinitan ako, nakakaloka? Siguro it's the time of the month. Ay, nako. Hello again, DJ Lindsay. Bern Kalisub. Hello, girl. Kamusta naman kayo? Let's talk about things na may kinalaman sa pagmamahal. And then, let's talk about things pala na medyo nakakairita kapag po nasa loob tayo ng grocery store na naman. Okay? Kasi galing nga ako kanina sa grocery store. Napansin nyo ba na halimbawa kapag nag-grocery kayo, di ba? Buti nga yung sa mga palengke, hindi masyadong ganito yung setup eh. Pero kapag sa grocery store kayo, again, ganito na naman ang hinaing ko, di ba? Ito na naman ang hanash ko. Pagdating mo na sa grocery store, hindi ka pa naman makakapasok agad sa loob. Kailangan mo pa rin mag-wait ng around 1 to 2 hours bago ka makapunta dun sa loob because meron yan social distancing. Hindi ka rin mabilis makakapasok dahil sa ayaw ng mga guard, ganyan. Ayaw talaga ng mga guard. Pero may protocol silang pinafollow. Ang problema ngayon, kapag nasa labas, kapag nakatapos ka na at palabas ka na, di ba magbabayad ka sa cashier. Ang mangyayari ngayon, ang nakakainis dito na experience ko kanina, alam mo yung mga tao na may-ari ng mga trolley, ng mga carts na may laman, of course magbabayad na sila, pipila na tayo sa mga cashier. Ang nangyayari, iniiwan nila yung mga cart nila doon. Tapos kapag kailangan ng gumalaw, di syempre, ano to? So ang dami, nakapila, mga walang bantay, oh, may mga taga push kayo ng cart nyo, 'di ba? May mga taga galaw kayo ng cart ninyo. 'Di ba? Ang dami noon, tapos malalaking carts pa. Na-experience nyo na ba 'yan? Sana naman oh, maging considerate yung mga tao na kung iiwan ninyo, sana balikan ninyo every siguro so often, balikan ninyo, i-check ninyo kung gumalaw na ba yung pila para hindi naman po na ano, masyadong naaabala yung mga kasunod nyo po sa pila. Ito na naman. Ano ba to? Ay, okay. I'm so sorry. Hindi nga, yun nga, totoo nga, kapag magbabayad na po kayo sa grocery stores, tapos ipipilan nyo po yung cart ninyo, make sure naman na babalik-balikan nyo siya. Hindi yung parang feeling ninyo, tauhan ninyo yung mga kasabay ninyo dyan at mga nasa likod ninyo na sila na yung magtutulak ng cart ninyo kapag gumalaw na. Buti sana kung maliliit yung cart, eh, ang lalaki. Diba? Nakakaloka. Yung nasa unahan mo sa counter, hindi pa pala final yung napili niyang bayaran. Isa rin yan, di ba? Nakakainis. Yung tipong nagbabayad na, tinatanggal na isa-isa dun sa cart, yung mga pinamili. Tapos biglang, ay, nakalimutan ko yung ano. So, aalis ulit siya sa pila niya. Aalis siya, iiwan niya na naman yung pila pa binabayaran niya. Tapos ang tagal-tagal, hihintayin pa siya nung miss. Hihintayin pa siya nung cashier, di ba? Bago siya bumalik ulit at finally, ibigay na yung final ano niya, order. Final order. Diba, Lindsay, gawan mo nga po ng hugot per flavor yung mga pinakita mo po. Jeline Arizobal. Alin ba dito? Favorite? Saka ako siya magagawa ng hugot kapag ano, natikman ko na silang lahat. Kasi hindi ko pa po, yung mga pinakita ko, hindi ko pa po sila natitikman lahat. So, sa mga susunod na araw po siguro. Sabi ni Christine Canlas, hahaha, Gina G, mahal ko. Hindi totoo, sa totoo lang, diba? Sabi ni daming ganyan, Maria Bulaklak. Diba? Nakakainis. Tapos ito pa, kanina yung nasa harap namin. Alam mo, nadjirit sa kulunong sa nasa harap namin. Di yun nga. Yung una pa lang, ang laki-laki ng cart niya, tapos punong-puno. Tapos, nung gumagalaw na yung linya namin, ang nangyari, no, wala siya. Parang ano ba tong, so kami yung mag, wala naman sanang problema, pero dahil naman, ang laki ng cart mo, ang bigat-bigat ng cart mo, sana naman, di ba? Medyo konsiderasyon. Sana man lang meron kang kasama na pwede mong iwanan para kapag gumagalaw na yung pila, igagalaw din nila yung cart, di ba? So, ang nangyari kanina, di okay lang. Tinulak ko yung cart ko, di automatic, nasa harap niya, matutulak din yung cart niya, ganyan. Tapos, ito pa, medyo na OC ako kanina, kasi yung freezer doon, may lalagyan ng ice cream, di ba?
di nandun sa tabi ng cashier. Kumuha siya ng ice cream. Tapos, di binuksan niyang ganun yung freezer, kumuha siya ng ice cream. Tapos, hindi niya sinara yung freezer. Iniwan niya lang nakabuyang-yang yung freezer doon. Talagang naka-open lang yung top. Tapos, parang, talaga bang hindi niya sinara yung freezer? Eh di syempre, manlalambot yung mga ice cream doon sa loob. Ano bang klaseng tao to? May problema tong si ate. Nakakajirits, diba? Pero ikaw, medyo OC ka. So, dapat syempre ang freezer, dahil may mga ice cream yun sa loob, pag inopen mo, of course, isasara mo. Dahil ganun yung tinuro sa atin ng mga magulang natin ng unang panahon, diba? Ang ref, pag binuksan mo, dapat isara mo. Ganyan. Itong si ate, hindi. Sabi ko, ay, may problema talaga sa ugali itong babaeng to. Ako din, may problema sa ugali dahil lahat na lang napansin ko. Observer kasi ako. Diba? Good evening, DJ Lensei. Kamusta po? Watching from Tondo, DJ Lensei. GR Jing Rebato. Hello po sa mga taga-Tondo. Hoy, dyan ako umorder ng ano, fresh wraps sa Tondo. Pinipick up ng kuya ko. Wow, wala lang. Sinabi ko lang. Diba? Ate Lensei, pabati ng Team Lara at kay Ate Melanie, birthday niya now. Then kabutin. Happy birthday! Sabi ni Janisa, ang puso. Ha ha ha. Klang, ang cute mo mag-rant, ate. Ang cute-cute. Hindi, yung totoo naman eh. Sana maging considerate tayo at sana nung basic. Actually, basic yan, di ba? Yung mga kapag binuksan mo, isara mo din. Parang kapag tinext mo, sana yung katext mo, nagre-reply din. Kasi basic din yan, di ba? Sabi ng mga magulang natin, kapag kinakausap ka, naturamente, sasagot ka. Di ba? Ngayon, in-apply lang natin sa more digital world or digital age. Kapag chinat ka, baka naman gusto mong mag-reply. Kapag kinausap ka, baka naman gusto mong kausapin din yung mga kumausap sa'yo. Hindi yung pinapabayaan mong nakahang siya. Hindi yung scene zone ka lang palagi. Feeling ko lang naman. Yung hindi totoo. Walang, nakakainis lang. Di ba, basic yun eh. Sabi ng mga magulang natin, kapag lumapit sa'yo yung isang tao, kausapin mo kung kailangan ng kausap. Sabi, ang pinaka pangaral sa amin ng lola namin nung unang panahon, nung buhay pa siya. Halimbawa, ang isang tao lumapit sa'yo nangungutang ng 10,000. Huwag mo siyang paaalisin sa bahay mo nang walang dala kahit magkano lang. Kahit hindi mo maipahiram yung 10,000 na hinihiram niya, basta kahit magkano magbigay ka, tumulong ka. Kasi hindi yan lalapit sa'yo kung hindi yan talaga nangangailangan. So there. Diba? So, yun. Manners. Huwag Aratya. Lensei, pabati naman po kay Baby Maxine ko na nanonood din sa'yo. Hello. Hugot na hugot, sabi ni Christine Canlas. Hindi, totoo naman. Baka naman reply naman dyan. Hindi, totoo yun. Yun lang yung mga konting rants ko sa buhay. Ay, naku, sige na nga. Tama na nga itong mga kabaliwan natin. Basta sa mga susunod na araw, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung pinakamasarap dito sa mga pinagbibili ko. Okay, again, mga partner po to ng kape ko at hindi ko rin alam kung ba't mahilig ako sa matamis lately, pero baka kasi it's the time of the month. Alam mo naman mga kababaihan, kapag po it's the time of the month, eh puro matamis at maaalat ang hinahanap natin. So ito po, yan. Ito yung mga partner ng kape ko sa mga susunod na araw. So sasabihin ko sa inyo kung alin yung pinakamasarap at alin yung pinakasulit sa lahat po ng binili ko. Okay? Alright. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama sa akin ngayon po dito po sa Facebook Live, ha? Maraming thank you po sa inyong lahat. And sige na, mag-dinner na kayo. Alam ko, mag-dinner na kayo. Sa iba, magluluto pa lang kayo or nakapagluto na kayo. Pero maraming salamat kasi you chose to stay with me, or you chose to spend some time with me dito po sa Facebook Live na ito. Again, ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lensei. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Bye!